sa video na to. Tinig naman siya close up. Akala mo painting siya. Kakain tayo ng most expensive beef dito sa Osaka, Japan. Ah, ibang klase itsura ng karne dito. Ang isang plato ng beef na to ay nagkakahalaga ng almost 8,000 pesos. Mataba ako pero mas mataba yun. Sabi nila, better than Kobe beef daw to. Sabi nila, mas mahal daw to sa Kobe beef. Tignan natin kung sulit nga ba yung 8,000 pesos Matsusaka steak dito sa Japan. No, that. Nice, grabe yung marbling talaga. Kabinihintay natin. Tara! Pare, isang magandang gabi mula sa Osaka, Japan. At ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa isang restaurant na nag-serve ng unlimited yakiniku. Yun yung version nila ng Korean barbecue. So sa atin, Usin Samgyuk, unlimited Korean barbecue. Meron dito yakiniku. Tapos yung unlimited dun is unlimited wagyu beef. Anyway, Pops, masara mag-barbecue ngayon. Napakalamig dito sa Osaka. See you there. Tara! Okay, so specifically, nandito ako sa Namba area. At kompleto dito. Alam mo, nung sabi ko nga mag-Osaka kami, akala ko bitin yung ano, yung mga food trip dito. Pero hindi pala. Parang kulang yung isang linggo o kulang siguro isang buwan para maikot mo yung mga iba't ibang amazing Japanese restaurants dito. Makatikim ka ng iba't ibang mga Japanese street food. Tapos, sa pinaka nakaka-intriga dito sa Osaka, parang walang hindi masarap eh. Parang lahat ng puntahan mo, mapamura, mapamahal, eh mapapamura ka at mapapamahal ka sa pagkain nila. Okay, yun na. Okay, so nandito tayo sa building. Yung Rikimaru na yun, yun yung kakainan natin ng limited yakiniku. Anyway, pasok na tayo. So, ito yung pinaka-menu nila. 90 minutes, 2,980. 120 minutes, 3,280. So, sige, tingnan natin. Hello. Two? Oh, no. Sorry, today, no see booking room. Ah, no? No? Sorry. Ah. Okay, pare. Bad news. Puro puno yung unlimited wagyu restaurants dito sa Japan, dito sa Osaka. Pero may nagsuggest sa akin, itong tinatawag na who? Matsukagyu Yakiniku. Nagbebenta sa ilan, tinatawag na Matsusaka Wagyu. Pero ang tanong, ano nga bang Matsusaka Wagyu? Ito na yung voiceover. Matsusaka beef comes from a small rural region in Japan called Matsusaka. Kabilang ito sa mga premium standard wagyu sa Japan, kasamang Kobe, Mishima, and Yonezawa. Pero according to research, ito daw ang pinakamahal na karne sa mundo because of its flavor, richness, and distinctive marbled texture. It has 12 degrees wagyu melting point, which is 8 degrees lower than Kobe. And also, they have a strict standard of using female virgin cows and a special treatment for raising it. At alam niyo ba sa Japan, binibenta ang Matsusaka for $350 per 100 grams or 19,000 pesos per 100 grams. Hindi ko pa alam yung presyo talaga nito. Feel ko, sobrang mahal at medyo mahal. Tignan natin kung ano yung presyo at tignan natin kung sulit nga ba. Tara! Philippines. Philippines. Hi. No. So, like, there are very different kind of wagyu in Japan, like Kobe beef, Tokyo beef, Hokkaido beef. We are Matsusaka beef. We are from Mie Prefecture in Matsusaka City. We produce our beef. We farm our cow in Matsusaka City, and then we distribute only inside Japan. We don't export our beef. Okay. So that's our specialty and our signature. We only serve 3-year-old virgin female cow. Okay. Yeah. You can try if you like beef. You can go for this one. Okay. We have courses as well, which will come in different with different beef. This one 9,800 per person. Ah, okay. So this one, how much is this? 19,000. For 2 persons. Oh, kasi ito karne, purong karne. Ito, mas konti yung karne. Kasi mas, may mga ibang side dishes. Eh, nandito naman para sa karne. I'll just take, how much is this? Pesos, take a look. Oh, 7,000 niya. Okay, ganito ang nangyari. Dapat, unlimited yakiniku. O unlimited wagyu yung inahanap ko. Which cost around 2,580 ba? Halos 1,000 o 1,500 lang. Dahil fully booked lahat. Napunta ako sa isang mamahaling
Japanese steak restaurant, a Japanese yakiniku restaurant. Ang pangalan is Matsu sa Kagyu. It co-convert mo sa pesos, so in order kong platter, 7,000 pesos. Good luck. Ito, kasama tong malamig na tubig sa 7,000 pesos na yan. So, sulitin na rin natin. So, the sauce is... Roasted with the short ribs. Short ribs, okay. Some kakubara. So, the melting point for Matsusaka beef is 12 seconds. 12 seconds, okay. So we'll just keep flipping it so that we don't overcook it. Okay. When the surface is melted, it's ready to go. Is this ready? Yes, sir. So try this way. Salt and pepper. Okay. Okay, try natin kung Matsusaka short rib beef pare. Cheers. Wow, sobrang fatty niya. The marbling, the fattiness, the juiciness, ibang klase yung lambot and well-charred, smoky. This is a perfect short rib. Unang karne pa lang yan. So, I'm just brushing it to melt the surface. Okay. So that it don't get sticky. It's like same 12 seconds. 12 seconds size. 12 seconds, you flip it. 12 seconds. Thank you so much, Imran. Thank you. Thank you. Okay, pare. Next natin, this is the chalk lap. Ibang klase tsura ng karne dito. First time ko yung siyang marinig. Look at that. Kung nakita nyo, nag-drip yung juices niya. Cheers. Grabe yung karne niyon. Grabe yung taba. Yung lambot. Yung lard, yun yung ginawang parang oil. So may extra fattiness flavor ka. Ibang klase talaga. Ito yung definition ng succulent, ng tender, ng juicy. Ito talaga yun. Alam mo, no, pag tinignan mo siya close up, akala mo painting siya, akala mo laruan, pero hindi. Yung marbling niya talaga, perfect na perfect din. Like a high class steak dito sa Japan. Look at that. Okay, next naman natin, gusto ko i-try itong sirloin. Look at that. Nice! Grabe yung marbling talaga. Lang gusto ko lang i-refill natin. Okay. So, sirloin steak to. Lagay natin dito. Tobo. Mataba ako pero mas mataba yung iba. I mean, that was an incredible bite. Amazing. Alam mo, parang ano eh. Nag-aaral ako ng college, inisip ko na magiging future ko. Parang ngayon nagpapasalamat ako, nandito ako sa Japan, nandito sa Osaka, Japan. Kumakain ako ng 7,000 peso plate na steak, Japanese steak, authentic Japanese steak, and ibang klase. Kaya natin ang wasabi. Soy sauce. Ang sarap pala ng wasabi sa ano? Sa steak, try natin tong top round. Cheers! Yung mga tipo ng klase ng pagkain na ang mahal, pero nagigets mo yung quality. Iba talaga, no? Lalo sa bansa ka ng Japan, this is the home of the one of the best steaks in the world. Tapos after nito, magtatakoyaki ka o magsi-7-11 kasi yung 7,000 na yun, hindi ka sobrang bunda. Pero okay lang kasi masarap naman. Isa pa,
Yung top prawn, as in, sobrang ibing texture niya. Mas fatty siya na mas makapal, mas malasa. Anyway, ito yung kanilang today's special. So, ito pwede mo, joke lang. So, kuha tayo. Look at this perfect marbling, pare. Okay, last bite tayo. Ito yung today's special nila. So, gagawin ko, i-dip ko dito sa isang sauce nila. Cheers. Ang sarap ng sauce. Parang manamis na miss ng teriyaki sauce. Okay, to be fair, mas malambot yung iba. Ito may nguya ka ng konti. Medyo weird lang na hindi ko tinikman yung Kobe beef, pero kumain ako ng Matsusaka beef. Pero kakita ko lang ng isang parang article or video na ito na daw yung pinaka-expensive beef sa buong mundo compared sa Kobe beef. Anyway, mukha nga. Cheers! Pwede mong sabihin ko, ay yung reaction ko ngayon, pero ito siguro ikaw yung nasa posisyon ko, ikaw yung nakaupo ngayon at kumakain ng Matsusaka Wagyu beef na yun, eh. Mapapaganto ka rin. Oh, this is an amazing experience, like a once in a lifetime experience. Dapat unlimited Wagyu talaga kainan natin ngayon, which is mas mura. Pero naging blessing in disguise dahil na-meet ko si Matsusaka. Pero syempre, mas malaking gagastusin natin. Anyway, okay lang naman dahil masarap talaga. Matsusaka beef, it was nice meeting you. Maraming salamat sa experience. Hindi ko to makakalimutan. Dahil natatawag itang Matsunaga na parang Daniel Matsunaga. Pero Matsusaka pala. Cheers! Boom pare! Dito nagtatapos ang ating napakamahal na episode. Akala ko 7,000 pesos yung bill ko, pero hindi pala. 8,000 pesos lahat yun. Anyway, masasabi ko, sulit ba, Paps? Sulit naman. I mean, yeah, mahal siya, pero I mean, the quality of that Matsusaka beef. Yung taba niya, yung richness niya, yung quality niya. Tapos, igit sa lahat, maganda rin yung service dito para ka talagang royalty. Pare, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Osaka, Japan. Nagsasabing stay safe. Good night and good bye. Bye. Da da da, making our Christmas memories. I've been working.